ating lahat. Ako po si Jennifer Uligan Patricio from San Jose del Monte, Bulacan. At ako po ay dating makeup instructress sa Ricky Reyes Learning Institute dito sa lugar namin. And at the same time, syempre, makeup artist. Okay, so bilang makeup artist, syempre iba't ibang mukha na yung naayusan mo. Iba't ibang klase ng face, ng skin. Merong makinis, merong oily, merong hindi kagandahan, merong mapekas, iba't iba. Kasi syempre hindi naman tayo makakapili ng clients natin, di ba? So importante, may racket, no? So isa lang sa nakakatuwang, masarap sa pakiramdam kapag makeup artist ka, kapag na-achieve mo yung gusto ng client mo. Kapag matanda na siya, medyo napabata mo, so happy-happy siya doon, di ba? So yun nga, nakakatuwa din na, alam niyo yun, maraming naglalabas ang products ngayon, like yung mga foundation, yung mga color correctors, meron pa tayong concealer, di ba natatakpan yan yung mga imperfections sa mukha natin, like yung mga fine lines, wrinkles, yung nga tigyawat, pekas. So imaginein mo kung ilang layer yung ilalagay sa balat mo para takpan yung mga imperfections sa balat mo, di ba? Pero honestly, the best talaga lagyan ng makeup is yung mayroong makinis at may healthy skin. Sabi nga, less is beautiful, di ba? So the less makeup, the more beautiful you are. So iba pa rin talaga yung makita pa rin yung natural look mo, di ba? Okay. So I remember nung share ko lang nung kinasal ako, kinasal ako, so syempre nandun sa entrance yung picture namin mag-asawa. So ang galing ng makeup artist ko, taga Quezon City, talagang iba. So, syempre makapal yung pag-a-apply niya. So pagbungad ng mga bisita dun sa entrance, nakwento na lang naman sa akin ng nanay ko ha, mali yata tayo nung pinasukan na na resort, sabi nila. So yun lang, no? Yun lang yung nakakalungkot sa makeup. Although ang ganda ng resulta, pero parang hindi na ikaw yun, di ba? Okay, so next. Tumako na po tayo dun sa ating topic, which is the, ayan. So yan yung mga, share ko lang yan yung picture namin nung nagtuturo ako sa Ricky Reyes. Okay, so umpisahan na po natin yung ating topic, which is the skincare 101. So very interesting topic to dahil alam nyo, sa panahon ngayon, diba, talagang padami ng padami at pabata ng pabata yung concern sa mga, sa balat nila, diba? Hindi lang mga babae, pati mga lalaki. Kasi syempre parehas naman tayo na may skin, diba? So skin is the body's largest organ. It is also our first and best defense against external aggressors. So kung makikita nyo, si Iron Man, yan yung kanyang shield. So talagang protektado siya. So tayo naman, ang protection natin, yung ating skin. So ang kailangan natin gawin is pangalagaan yung ating balat. Okay? So what are the causes of skin problems? Next slide na tayo. So yan yung mga causes na nakakasama sa balat natin. Number one is the genetics. Genetics, yung hereditary, namamana. So ano ba yung mga skin problems na namamana? Number one, yung yung sa balat, yung parang nagkakaliskis, psoriasis. Yan, so nasa dugo talaga yan. Tapos, yung iba naman, sinasabi nila, pag matigyawat sila, nasa lahi nila yung tigyawatin. So kahit anong kainin nila, hindi sila nag-worry. Okay, so number two na nakakasama sa balat natin is yung ating sun exposure. So sino ba dito yung mga bumibili lang ng sunscreen kapag magbi-beach o kapag magsuswimming? So ganyan ako. So yun, dapat tayo kahit lalabas lang tayo ng bahay, hindi sapat yung nakapayong tayo, kailangan may sunscreen. Kasi sa panahon ngayon, 'di ba, delikado na yung UV rays na nanggagaling sa araw. So mula 10 a.m. up to 3 p.m., yan yung mga pinakadelikado. So talagang kailangan umiwas tayo diyan. So next is fast foods. So yan. So napakahirap ng alisin sa sistema natin yung mga fast foods, 'di ba? Kasi for example, pupunta tayo ng mall, wala naman tayong ibang choice kundi kumain ng hamburgers, ng mga matataas ang kolesterol na pagkain, 'di ba? Hot dogs, mga something na hinihain sa fast food. So, meron man mga healthy food pero mas mahal siya, 'di ba? So hindi naman lahat nakaka-afford ng ganun.
So, sa bahay, di ba, kahit simpleng panonood lang ng TV, so, ano ba yung usually masarap kapag nanonood tayo ng movie, nag-movie marathon, di ba, syempre, bonding ng family yan. So, meron tayong Lay's, di ba, yung mga junk foods, andyan ang French fries. Minsan, nag-stock tayo ng French fries sa bahay kasi sa hapon, minsan, yan din ang masarap meriendahin, di ba? Okay, so next, breakfast. Breakfast, napaka-importante niyan sa umaga, lalo na sa mga bata. Kaya lang sa mga mami, kasi isa sa mga pinakamadaling i-prepare is yung ating yung mga hot dogs, 'di ba? Pritong longganisa, yung mga maaalat na pagkain, bagoong, o kaya yung mga tuyo, mga ganyan. So doon pa lang kahit importante 'to, talagang makukolesterol na yung mga nako-consume natin. Okay, so next we have cosmetics. Yan, isa sa mga favorite ng mga girls. So, kung mapapansin nyo, no, palaging may mga lumalabas na bagong shades. For example, lipstick. Kahit na meron pa tayong ginagamit na lipstick, pag may bagong shade na lumabas, talagang bibili at bibili tayo. So, sa panahon ngayon, I think bihirang-bihira na yung mga hindi nagme-makeup. Diba? I remember nung nagtatrabaho ako sa mall, way back 1999, I was only 18 years old. Kahit naman ngayon mukhang 18 years old. De, joke lang. So, yun nga. Siyempre 80, wala akong makeup. Ang meron lang ako, pulbo at saka simpleng lip sheener. So, nung papasok na ako sa selling area, sinita ako ng guard, o saan ka pupunta, sabi niya. Papasok na. Hindi, mag-makeup ka muna, bumalik ka muna doon. So, yun. So, talagang kuminsan required siya sa trabaho. So, ayan. So, sa bahay, di ba, minsan, kahit simpleng mamamalengke lang tayo, or simpleng ikot-ikot lang ng bakuran, maglilinis. Yung lalo na yung nanay ko, ganyan. Talagang naglalagay siya ng kilay at lipstick. So, syempre, para sa kanya, pag may, in case na may dumating na bigla ang bisita, at least, di ba, presentable siya. Ako nga kahit naglalaba lang, minsan talagang may kilay at lipstick ako, di ba? Okay, so, make sure lang na kapag mag-a-apply tayo ng makeup or kapag bibili tayo ng makeup, pipili tayo ng mga non-comedogenic. Yung mga non-comedogenic, para, kasi yung ibang makeup, pag pumasok sa pores natin, maaari talaga mag-cause ng pwede tayong magkaroon ng blackheads, whiteheads, or iba pang mga skin problems. So, pipili tayo yung mga organic. Okay? So, syempre, kapag meron kang makeups, meron ka rin mga sponge, yung mga beauty blender, mga ganyan. So, make sure na everyday natin nilalabhan yun. Kasi kapag hindi, mangingitim yan, tinutubuan yan ng mga kung ano-anong bacteria. So eventually, pag ginamit mo pa, dun ka magkakaroon ng mga skin rashes. Like buni, yung mga an-an, kati-kati sa mukha, ganyan. So yung iba naman, yung iba makeup sponge ang gamit. Yung iba naman, makeup brush. Yung mga makeup artist, usually brush talaga. Marami silang set of brush. Kasi iba't ibang client, diba? So hindi mo pwedeng isang brush lang tapos lahat na ng client. So yun. Yung mga brush na binibili natin, kailangan inaano rin natin yan, inaalagaan natin, nilalabhan natin twice or thrice a week, depende sa dami ng schedules natin. So, pipili tayo ng makeup brush. Sa ngayon, meron ng mga nabibili ng organic brushes. Organic brush made of gulay. So, pero hindi ko pa nasubukan at alam ko medyo mas pricey siya ng konti. So, ang ginagamit ngayon kadalasan is yung mga synthetic makeup brush. So meron din tayong mga makeup brush na gawa sa balahibo ng mga hayop. Ako nakabili ako ng ganyan. Ginagamit ko siya dati pang blush on, pero later on hindi ko na rin ginamit kasi talagang imaginein mo, 'di ba, mukha mo 'yan, tapos gagamitan mo ng balahibo ng kambing, 'di ba? So 'yun, kahit laban ko ng ilang beses, tatarin ko siya ng liquid soap. Pag natuyo na siya, so malinis na, dapat mabango, 'di ba? Maamoy mo pa rin yung amoy ng kambing. So, hindi ko na talaga siya ginamit. So, syempre, medyo nakakaya sa customer. Although, hindi naman magre-reklamo yung customer. Diba? So, kailangan, ingat pa rin tayo. Okay, so next, number 5, we have the medications drugs. So, ito, for example, yung mga gumagamit ng pills. Yung mga nag-family planning, diba? So, yung mga pills na ginagamit nila, iba-ibang klase yan. Syempre, iba-ibang tao umiinom. May mga iba't ibang effect yan sa balat nila. Yung iba, tinitigyawat sila. Yung iba, masakit sa ulo. Tapos, meron akong friend na ang ginamit niya is yung implant. So, yung implant,
di okay. Sa iba, tumataba sila, hiyang sila. Pero sa kanyang nangyari, after 3 days, tinubuan siya ng malalaking pantal sa leeg, sa buong katawan niya, malalaking pantal. Tapos nagkaroon ng tubig-tubig yun. So talagang ginalis siya. So after a week, pinatanggal niya yung implant niya. So nawala naman eventually yung mga, yung lumabas sa katawan niya. Okay? So yun yan. Okay, so now, next slide. So alam na natin yung mga nakakasama sa skin natin. Ngayon naman, paano naman natin poprotektahan at pangangalagaan yung ating skin? Okay, so number one, we have healthy diet. So napaka-importante nito, healthy diet. Sabi nga, what you eat is what you are, di ba? So kung halimbawa, puro mahilig ka sa makolesterol na pagkain, yung mga ihaw-ihaw, prito-prito, so asahan mo na, eventually, tataba ka or yung face mo magiging mas oily, mas prone ka sa mga pimples, acne, ganun. So kung gusto mo naman, syempre, healthy, glowing skin yung balat mo, dun tayo sa, ano, mag-change diet tayo, more on fresh fruits and vegetables, di ba? Like apples, mga, yan, meron tayong nakikitang avocado dyan. Yung mga leafy vegetables, meron ding tomatoes. So sa bakuran natin, di ba, meron, di ba, may tanim na malunggay, napaka-rich in calcium yan, maganda sa katawan yan. Meron, ganun din yung mga saluyot, yung mga alugbati. Medyo, ano lang yan, eh, medyo pag na-overcook, malaway, pero maraming magandang benefits sa katawan natin. Okay, so next, number two, isa sa kailangan ng katawan natin is water. So ladies and gentlemen, our body is made up of 70% water. So sa isang araw, especially sa panahon ngayon kahit tag-ulan, 'di ba, mainit, kailangan nagko-consume tayo 6 to 8 glasses of water. So kapag hindi natin naiinom 'yon, 6 to 8 glasses of water at lagi tayong pinagpapawisan, so mas prone na mag-dry yung balat natin. At saka isa pa, alam mo naman tayo mga Pinoy, 'di ba? Kahit mainit ang panahon, mainit na kape yung iniinom natin. So ako, ganyan ako. So, syempre, binabago ko din 'yon, no? Tinanggal ko 'yung ganun. So, okay naman yung iba pag hindi kape, they go for soft drinks, sodas, kaya yung mga sagu-sagu, yung mga may black pearls, 'di ba, mga ganyan. So, eventually, pwede silang magkaroon ng UTI, 'di ba? Or pwedeng maging diabetic. So kapag diabetic ka, super super dry yung skin mo. So kailangan mag-consume tayo ng water, lots of water. So hindi lang yan, kapag hindi tayo masyadong mahilig sa tubig, pwede tayong maging constipated. So kapag ang tao constipated, kinakita yun sa balat niya, no? Maano, yun nga, dry din yung balat niya. Okay, so next, number three, we have exercise. So napaka-importante nitong exercise. So miski naman wala pa yung COVID, di ba? Makikita mo sa mall or sa mga covered court, maraming grupo na nagkakandak ng Zumba. Kasi di ba, healthy. Mas healthy sa katawan yung nag-Zumba, nag-exercise. So syempre, no, nag-COVID, mas okay din kasi naging bonding ng family yan, di ba? Nag-Zumba sa loob ng bahay, nag-exercise. Maganda kasi kapag nag-exercise tayo, ang epekto niya, maganda yung circulation ng dugo sa buong katawan natin. So kapag ganun, maganda yung circulation ng oxygen sa katawan natin, nagiging mas ano, pinkish yung katawan natin. So hindi mo na kailangan maglagay ng blush on para maging rosy cheeks, 'di ba? Tamang exercise lang. Okay, so next, number four is hygiene. So ito, hygiene, napaka-importante nito. Dapat araw-araw tayong naliligo, 'di ba? Hindi lang once tayong naliligo, lalo ngayon mainit, yung iba hanggang tatlo, 'di ba? Bago matulog naliligo pa rin. So importante 'yan kasi miski nasa loob tayo ng bahay, talagang marami tayong, hindi mo papansin yung alikabok, pero yun nga, konti maligo ka, magwalis ka lang ng konti, pinagpapawisan ka na. So yung mga alikabok sa loob ng bahay mo, kumakapit agad sa'yo yan. So hindi mo alam kung ano yung mga bacterias na daladala niyan. So make sure na lagi tayong naglilinis ng katawan. Make sure na maligo tayo everyday. Okay, so next, number five, we have yung ating food supplements. Yan, so importante rin yan. Hindi ko naman sinasabi na yung food supplement ipalit natin dun sa food na ini-intake natin, di ba? Kaya lang, meron kasi mga importanteng para sa katawan natin, para sa skin lalo na hindi kaya i-produce ng katawan natin. So later on, i-discuss po natin yan. Okay, so next, number six, we have sunscreen. Ayan. So ito, kaya nung sinabi ko kanina, di ba? Kahit lalabas tayo ng bahay, kailangan nagsasunscreen tayo.
hindi kapag magsa-swimming lang, hindi kapag mag-beach lang, kailangan everyday. So lalo na ngayon, 'di ba? Usong-uso yung mga work from home. So lagi tayo nakaharap sa laptop, sa cellphones, or kahit nanonood tayo ng TV, 'di ba? Yung sa mga makeup artist, yung may mga ring light, 'di ba? So mataas ang radiation niyan na maaaring makadamage sa balat natin. Okay? So make sure na gumagamit tayo ng sunscreen. Next, number 7 is proper sleep. Yan. So importante 'yan. So kailangan gusto yung tulog natin. Kailangan matulog tayo at least 8 hours every day, 'di ba? Kung hindi naman, kailangan mag-take tayo ng mga, you know, supplements para makatulog tayo ng maayos. Kasi kapag hindi tayo nakakatulog, kitang-kita 'yan sa mata natin. Maitim yung ilalim ng mata natin, 'di ba? So importante 'yan, tulog. So next, we have number 8. Yan, proper skincare. Ito yung mga ina-apply natin sa balat natin, 'di ba? Gumagamit tayo ng lotions, mga creams, at kung ano-ano pa. Okay, so mamaya itatakal din po natin 'yan. Okay, so kanina, next slide. Kanina, napag-usapan natin kung paano aalagaan at ingatan yung skin natin. So ngayon, pag-usapan naman natin, kung ano ba yung pinaka-effective at pinaka-safe na magagamit natin para sa skin natin, 'di ba? Kasi ngayon na ang dami-daming naglalabasan para sa mukha natin, 'di ba? Yung mga pampakinis ng mukha. So yung ibang ginagamit natin, effective nga, pumuti yung mukha natin. Kaya lang yung process ng pagputi at pagkinis, nagbabalat-balat, binabakbak niya yung balat mo. So tinatanggal niya yung outer layer ng balat mo. Maganda kasi ang puti na, makinis pa, but eventually, no, yung matagal na resulta niya, magkakaroon ka ng mga mapa-mapa sa mukha. So sa umpisa, maliliit lang yun na itim-itim, tapos lumalaki yun. Katagalan kapag pinabayaan mo, or kapag kinintinyo mo pa yung paggamit ng mga products na hindi naman kilala, yun, mas lalong mag-worse yung mga ganung ano sa mukha mo, di ba? Okay. So next, meron akong, ma-share ko lang pala, meron akong kaibigan. So hindi siya nakontento sa pagpapaputi gamit ng sabon at yung mga turok-turok. So talagang meron siyang mga iniinom na capsules para pumuti siya. So ang eventually nangyari sa kanya, inoperahan yung kidney niya dahil daw doon sa pag-inom niya ng mga capsules na pampaputi. Okay? So next, now I want to share with you products which the main ingredient is the aloe vera. So ito yung kung saan miskin noong unang panahon, proven effective, proven safe. At talagang ginagamit ng mga kilalang tao noong unang panahon. Okay, so umpisahan na natin kay Cleopatra. Ayan, siya. Nakikita nyo sa screen. So Cleopatra, according to history, kasama ito sa beauty regimen ni Cleopatra. So kahit maliligo siya, meron siyang aloe vera. Okay, so siya yung tinagurian na most beautiful queen of Egypt dahil sa paggamit ng aloe vera. Okay? So next, si Alexander the Great at saka si Christopher Columbus, di ba? Sila yung mga conquerors sila, mga mananakop. So lagi silang may baon na aloe vera. Kasi whenever they go to war, aloe vera yung ginagamit nila para mabilis gumaling sugat ng mga soldiers nila. At kapag meron silang nakikitang mga lugar na maraming aloe vera, sinasakop nila yun. Like yung dun sa isla ng Socotra sa Africa, that was 500 BC onwards, 500 BC, sinakop nila yun kasi nga para hindi sila maubusan ng aloe vera para sa mga sundalo nila. Diba? Next, dun sa mga Hindus naman, ang tawag nila sa aloe vera is silent healer. Sa mga ancient Chinese, ang bansag nila sa aloe vera is harmonic remedy. So ang ganda pakinggan, no? Harmonic remedy. So si ano naman, Dioscorides, famous Greek physician noong 1st century AD. So ginagamit niya ang aloe vera to treat boils and hemorrhoids para sa healing ng coarse skin at help soothe dry and itchy skin. Siyempre yan, sa mabilis din siyang magpapaampat ng dugo. So sa Central and South America naman and Caribbean, ito ginagamit for numerous topical ailments and potent healer for sunburns. Ayan. So next slide. So here in Forever Living, aloe vera yung ginagamit namin at main ingredient sa karamihan ng products namin. So magtataka kayo,
ano ba yung aloe vera na ginagamit namin? Kasi, di ba napakaraming aloe vera? Hindi ito yung aloe vera na nasa bakura natin, ha? We have 400 species of aloe vera at yung gamit ng Forever Living is the Aloe Barbadensis Miller. So, ito kasi yung scientifically proven pinaka-safe, pinaka-potent, most therapeutic, and most nutritious species ng aloe vera. Okay, so meron tayong plantation ng aloe vera sa Africa and Texas. So, para hindi ma-compromise yung quality ng mga products natin, meron tayong sariling manufacturing, meron din tayong sariling research and development. So, every year yan, nakakarandak sila ng pag-aaral para masigurado yung quality ng mga products para sa consumers nila. Okay, so, meron din tayong mga patented stabilization process. So, kaya wala tayong competitor kasi tayo lang na company ang merong ganyan. So, yung patented stabilization process, pinapanatili niyang fresh, super, super fresh yung aloe vera. Para kang, pag uminom ka ng aloe vera gel, para kang nagbalat ng aloe vera leaf at kinain mo yung nasa loob niya. Ganun siya ka fresh. Okay, so next, meron tayong mga seals of approval. Ayan, we are certified by Aloe Science Council. Tayo po ang unang aloe vera company na meron yan. So meron tayong yung leaping bunny na nakikita nyo. We are cruelty free. So hindi tayo nag-test sa mga animals. Walang na-harm o nasaktan na animals sa mga products natin. So direkta tayo nag-test sa mga humans. So we are also halal certified. Kaya tinatangkilik din tayo ng mga kapatid nating Muslims. So we are kosher rating of Islamic Society seal. So we are gluten-free, vegan-friendly, and vegetarian-friendly. Okay, so next slide. Yan, dumako na tayo sa ating age group skincare. So may natutunan po ba dun sa mga una kong diniscuss? Okay. So next, we have age group skincare. So sabi nga, an ounce of prevention is worth a pound of cure. So as early as age 10, dapat nagiging aware na sila kung paano pangalagaan yung balat nila. Dapat paunti-unti, ini-introduce na natin sila yung mga gentle cleansers na pwede nilang gamitin sa batang balat nila. Okay? So next slide. Yan. So yung next age bracket is 12 to 14 years old. So ito na, kapag 12 to 14 years old, ito yung peak of puberty stage. So nagkakaroon na sila ng mga hormonal changes, mas oily yung skin, dyan na lumalabas yung mga pimples, acne, blackheads, whiteheads sa ilong at sa baba. Okay? So at this stage, pwede na nating introduce paggamit ng mga cleansers, exfoliators, tones, and moisturizers. Siyempre, yung mga mild lang naman. So next group age, ayan. Next group age is yung 20 years old and above. So, alam niyo na kapag 20 years old pa angat, 'di ba? Mas prone tayo sa, syempre nagtatrabaho na tayo at that age eh. So, mas prone tayo sa, you know, sa mga harmful chemicals na nasa labas, usok, mga ganyan. So, as we age, bumababa yung production ng collagen natin sa katawan. So, kapag mababa yung collagen natin sa katawan, it makes us look older. So, nagmamature tayong tingnan. Lalo na kapag tayo nagtatrabaho sa mga call centers, di ba? Talagang makikita mo haggard na haggard sila. At talagang ang dami nang tinitake na vitamins. Pero, alam mo yung ganun pa rin. Kasi nga, mababa yung collagen intake sa katawan natin. Okay, so, kapag mababa ang collagen, mas prone sa pimples. Siyempre, sa wrinkles, sa lahat ng mga damaging, sa lahat ng mga hindi maganda sa mukha, mas prone sila sa ganun. So, pag ganyang edad, so ano na yung mga binibili natin at mga kinakailangan natin para sa skin natin? Meron tayong mga anti-aging skincare. Meron tayong sunscreen. Kailangan natin syempre, number one dyan, yung gentle face wash, exfoliate, toner, and moisturizer. Okay? So next is, dumako na tayo sa nutrition skincare. Next slide. Yan, nutrition skincare. So, part 1 tayo, internal muna tayo. Sabi ko nga kanina, di ba, you are what you eat. Kung ano yung ini-intake mo, yun yung itsura ng balat mo, yun yung itsura mo. So, ano-ano ba yung pwede nating inumin para mapanatili yung youthful glow natin?
So number one, this is the number one product ng Forever Living, which is the aloe vera gel. So this product is very popular. Yan. Sorry. So this product, number one product ng Forever Living, very popular kasi it is 99.7% pure inner leaf gel. No added preservatives. Supports healthy digestion. Importante yan. Supports nutrient absorption. Meron tayong, ang aloe vera gel mayaman sa vitamins, amino acids, minerals, enzymes, anthraquinones, lignin. So ito, nanunuot to hanggang sa buto natin. At yung isa pa yung saponin. So ito yung pinaka unique na component ng aloe vera gel. Kasi saponin from the word sabon, siya yung nagsasabon o naglilinis sa bituka natin. Okay? Okay, so kapag nilinis niya yung bituka natin, syempre kung halimbawa acidic ka, hindi ka na nagiging acidic, na tatanggal niya yun. So share ko lang, no, sa mga makeup artist, importante na tinatanong muna yung client bago applyan ng foundation. So kapag nag-apply ka man ng foundation, tinatanong namin yung client, ma'am, oil, ano po ba kayo? Acidic po ba kayo? Kasi kapag acidic ang balat ng client, di ba usually nag-apply tayo ng foundation, ang kulay na ina-apply natin, 1 to 2 shades lighter sa balat natin. Pero kung acidic tayo, kailangan i-apply natin yung pinaka-light na shade ng foundation. Kasi kapag ang ginamit mo yung 1 to 2 shades lighter lang na foundation, after a few minutes, makikita mo, hindi na pantay yung kulay niya. Maitim yung mukha niya, tapos maputi yung leeg niya. Kasi yung mukha, yun yung nilagyan mo ng foundation. So, meron chemical ingredient ang foundation na nakaka-apekto kapag acidic yung balat natin. So, nangingitim siya. So, yun. So, syempre, iba pa rin kapag healthy yung client natin kapag hindi siya acidic. So, sa mga makeup artist, mas maganda, malayo pa lang yung schedule nyo. Payuhan mo na siya na gumamit na ng aloe vera gel, di ba? Okay, so next slide. Yan. Ah, sorry, balik tayo. So, yung aloe vera gel, kapag first time user ka, I suggest mag-take ka ng 4 to 5 bottles in a month. Okay, dire-diretso yun every, ako ginawa ko every morning, twice a day, every morning, bago ko kumain ng kahit empty stomach, tapos followed by water. So, ganun din sa pagtanghali, ganun. So, yun. So, dati ako kasi acidic dahil nga, yun nga, mahilig ako sa coffee. So, thank God naman dahil na syempre, nasa Forever Living na ako, mas, ano, mas health conscious na tayo. Okay, so, magandang benefit ng aloe vera is yung cleansing property niya. Nililinis niya yung bituka natin. So, para ta, pag malinis yung bituka mo, mas maganda yung absorption ng mga nutrients na kinakain mo, di ba? So, alam niyo yung loob ng ano, alam niyo tuwalya-tuwalya sa baka, di ba? Yung loob ng bituka natin, parang ganun din. Meron yung tinatawag na villi. Yung villi, yun yung mag-absorb ng nutrients sa kinakain natin. Pero syempre, katagalan, lalo na kapag nag-age na tayo, di ba? Parang sa ngipin, kapag kain tayo ng kain, dumadami yung mga ano diyan. Dumadami yung tinga. So ang ginagawa natin, nagtututbrush tayo. Pero sa tiyan natin, syempre hindi naman natin yung pwedeng tutbrushin, di ba? So, importante yung aloe vera gel, siya yung mag-a-act as mag-clean sa bituka natin. Tatanggalin niya talaga yung mga nakabara dun sa vilay mo para pag kumain ka, mas maayos yung absorption mo. So, hindi sayang yung mga sustansya at nutrients dun sa kinakain mo. So, yun yung magandang benefit ng aloe vera. Kaya siya talagang number one product, kaya siya mabenta. Okay, so next product, we have the L-arginine. I'm sorry, we have the RG Plus. Yan. So yung RG Plus, yung RG Plus natin, isang pouch yan. So meron yung 30 small sachets sa loob. So in powder form yan, you can mix it with 240 ml water. So para siyang juice, masarap siya. Sinatikman ko na yan, hinalo ko sa aloe vera gel. Masarap. Actually, yung kapatid ko, yan yung lagi niyang iniinom din. Gustong-gusto niya yan. So RG Plus, ang laman niyan is L-arginine. So, ano ba ang L-arginine? Yung L-arginine, it is converted into nitric oxide. At yung nitric oxide, that is a vasodilator. So, ang purpose ng vasodilator, kung halimbawa ito yung ugat natin, nire-relax niyan para yung dugo natin makadaloy ng maayos sa buong katawan natin. So, syempre, pag maayos yung daloy ng dugo natin, maayos din yung oxygen natin sa katawan. So, mas healthy tayo, di ba? Mas mapula-pula yung balat natin.
So parang yung pag-exercise, di ba? Yan yun. Okay, so hindi mo na, yun nga, hindi mo na kailangan mag-blush on kasi natural na na mapula yung cheeks mo. Okay, so ang RG Plus, meron din yan. Meron din yung vitamin C. Vitamin C, it contributes to normal collagen formation, berries as antioxidants. So meron din siyang D3, meron siyang K2, B6, meron din siyang B12. So yung B12, naalala ko kasi, barangay health worker yung mother ko. Merong mga matatanda na ron na naghahanap sila ng B12, yun yung hinahanap nila para mawala yung panginginig nung kamay nila, panginginig ng mga ugat-ugat nila. Ganon. So, yun yung epekto ng B12. So, meron din siyang folic acid. Yan sa mga buntis or gustong magbuntis. Importante yung folic acid. Meron din siyang pomegranate, berry, red wine, and cherry extracts. Okay? So, ang L-arginine, so maganda siya para mabilis gumaling yung mga sugat-sugat natin. Yung mga skin abrasions, burns, and wounds. Okay? So, next we have, next product we have the Forever Lysium Plus. So, yung Forever Lysium Plus, meron siyang lysium plant. So, ang lysium plant, maganda yan, it boosts collagen production para mas bata tayo tingnan. So, maganda siya sa skin. So, nakakatulong din siya as sun protection, di ba? So, meron din siyang anti-aging properties para mas bata tayong tingnan and youthful yung glow natin. So, meron din siyang licorice extract. Yung licorice extract, narinig na natin yan, di ba? So, nakakatulong yon para mag-light yung ating complexion. So, powerful antioxidant din yan. Good source of phytonutrients para malayo tayo sa mga sakit at para mas makagalaw tayo ng maayos. Mas maayos yung, mas healthy. So, yan ang Forever Lysium Plus. It stimulates production of collagen and elastin para mas malambot and subtle yung balat natin. Okay? So, dahil natural siya, safe siya na pampaputi. Di ba? Hindi maapektuhan yung ating kidney at liver. Okay, so one tablet 3 times a day every after meals yung pag-take sa kanya. Okay, so next we have the Forever Absorbent C. Yan, so masarap to. Actually, yung anak ko, gustong-gusto niya to. So, ang absorbent C natin, hindi lang to protection against COVID. So, nakakatulong din to para magkaroon tayo ng healthy glowing skin and nails. So, antioxidant properties. Meron siyang antioxidant properties to fight stress. Kasi kapag stress tayo, malaki yung nawawala at nababawas sa katawan natin na vitamin C. So, eventually, it will make us look older. So, yan. Kailangan everyday meron tayong absorbency. So, it also supports formation of intercellular collagen. Yung mga nagpapabotox, nagpapa-facelift, so nagko-consume sila ng maraming absorbency para ma-maintain yung pinabotox nila, pina-facelift nila. Okay, so ang absorbency, ang vitamin C, necessary to maintain healthy connective tissue. So ang pag-take niyan, actually, wala naman siyang pwede kang apat, hanggang lima isang araw kasi nga masarap siya, tsaka yun nga, chewable siya. Yung anak ko yan, gusto niya, pinapapak niya yan. So next, number 5, we have Forever Royal Jelly. So yung royal jelly natin, yan yung food of the queen bee, di ba? Yan yung sekreto niya kaya mahaba ang buhay niya. So ang royal jelly natin, dito basta-basta kinuha nila to sa dry remote high desert regions kung saan pinakamalinis yung environment. So ito rin is natural fountain of youth. Yan din yung tawag sa kanya. Great for hormonal imbalance. Yan. Boost collagen production, very good anti-aging supplement. So para lang siyang candy, no? Pwede mo siyang babad sa bibig mo lang, sip-sip lang siya. So 1 or 2 tablets a day. Okay, so next. Yan. So next is the skin. So ang skin natin, yan yung mayroon yung first layer, yung epidermis, dermis, and subcutaneous. So, isa sa mga nakaka-proud na, share ko lang, isa sa mga nakaka-proud sa Forever Living products, alam mo, once na nasubukan na siya ng clients nyo, talagang hindi na siya mag-iiba ng brand. Okay? Kasi unlike no other products, no, nandyan lang siya sa ibabaw, wala silang deep penetrating effect,
So ano yung sa ibabaw, eventually magstay lang siya diyan na pwedeng makasama pa sa balat natin. So share ko lang yung kaibigan ko dito sa skincare ng Forever Living. So last month inaalo ko yan siya ng product, syempre ng business. Tapos nagreply siya, natutuwa ako sa reply niya. Sabi niya, "Jen, shinare ko to sa Facebook eh. Jen, Forever Living para yung inaalok mo sa akin." Sabi niya, 5 years na akong gumagamit niyan. Continuous user ako. Yun yung sabi niya. So nakaka-proud, no? Diba? Talagang yun lang yung nakasundo ng balat niya. Sensitive skin kasi siya. Ang dami niya na rin sinubukan. Ito lang yung pumasa sa kanya. Kaya talagang hindi na siya nagpalit. So, imagine mo, 5 years, dire-diretso niya ginagamit yan. Diba? Nakakatuwa. Okay, so next is body skincare. So ito na yung mga ginagamit natin, mga lotion, hand soap. So first product na tayo, we have the aloe hand soap. So itong aloe hand soap, nasubukan ko na yan. Actually, di lang yan sa kamay, maganda rin siyang ipanligo, no? Kasi ang bango-bango niya, simple lang amoy niya. Meron siyang cucumber extract and mild chamomile scent, no? So meron siyang skin soothing effects. So meron din siyang lemon peel oil. So maganda yan para sa skin conditioning. Meron siyang olive oil as moisturizer. Nakakalambot siya ng balat. So great for shaving. So napaka-mild niya lang pero super duper effective. Siya ay vegetarian, vegan, and gluten-free. So yan yung ating aloe hand soap. So next, we have the aloe lotion. Yan, aloe moisturizing lotion. Okay, so our lotion, it restores dry, chapped, wind-blown skin. So, kapag dry yung skin mo, yan, napakaganda niyan. It provides smooth and supple skin, rich, indulgent texture. Pero nakakatuwa itong lotion natin, no? Kasi kahit nasa labas ka, pwede mo siyang gamitin. Unlike other lotion na pag in-apply mo, parang ang kapal-kapal talaga niya, tapos ang tagal-tagal i-absorb ng skin. So, eventually, kapitin siya ng alikabok. Pero itong satin, hindi. So, it is deep and lacks moisture. Meron siyang collagen and elastin, gluten-free, and vegetarian-friendly. So, add ko lang, meron din siyang apricot, jojoba oil, and vitamin E. So, talagang, yung mga ingredients na yan, talagang proven talaga na maganda sa balat natin. So, next, we have the, yan, Aloe First. So, Aloe First is designed to soothe the skin. It soothes minor skin irritations, burns, sunburn, after wax treatment, and firming. So, madali lang siyang i-apply. Helps with regulating body temperature. So halimbawa, naiinitan ka, nasa labas ka, or nakapila ka, pwede mo siyang gamitin. So, pwede kang magbaon, pwede mo naman siyang isalin sa mas maliit na pang spray. So, yung spray ka sa batok mo, sa arms mo, so meron siyang cooling effect. So, excellent din siya as first aid kasi it works as a mild disinfectant. So, halimbawa, nasa kitchen ka, nag-prepare ka ng food, nahiwa ka, yan i-spray mo, ang bilis niya. Ako, nasubukan ko na yan. Ang bilis niya magpaampat ng dugo. Ganun. So, suitable for vegetarians. And gluten-free din siya. Okay, so next, we have the, yan, magandang product to, mabit to. Aloe Ever Shield Deodorant Stick. Okay? So, ang ating deodorant stick, no harsh chemicals, no aluminum salt. Yung aluminum salt, delikado yan sa kinikili. Kasi binablock niya yung pores niyan, yung labasan ng pawis natin. At yung pawis na yun, maghahanap yun ng ibang dadaanan, di ba? Pwedeng sa breast natin, na kung saan po pwedeng mag-cause ng breast cancer. So, second, it helps remove odor and prevent dark underarms. So, maganda siyang gamitin kasi, hindi siya, unlike other deodorant, pag in-apply mo, basang-basa yung kinikili mo, di ba? So, meron siyang antibacterial properties of aloe. Not leaving any yellowish stain on clothes. So, importante yan. Ako, yung mga dati kong, damit, so, syempre, ibang brand yung ginagamit ko dati, wala pa ako sa Forever Living nun, mapapansin mo, sa umpisa, may kulay lang yung damit mo, sa bandang kilikili. Pero katagalan, kagamit mo ng deodorant ng ibang brand, kumakapal yun. Kumakapal siya. So, eventually, pag nagtataka ko, nagkakaroon ka ng amoy sa kilikili. So, dahil yun dun. Kasi hindi naman sa agad-agad natatanggal sa damit. Diba? Namumuo siya, so maaari kang magkaroon ng body odor. So, ang sarap niyang gamitin, smooths and glides easily, non-messy. At saka matipid pa yan, no? Glide ang dahan. So, sorry ha. Glide. Okay, so pasensya na. So, it lasts for 6 to 8 months, depende kung gano'n mo siya kadalas gamitin. Okay? So, effective din yan yung
iba ginagamit nila sa mga biglaang pangangati. Sa biglaang pangangati, ginagamit, ina-apply yan. Pero syempre, dapat iba yung pang-apply mo sa mga rashes. Iba rin yung para sa kilikili, di ba? Okay, so next. Yan na, ito yung favorite part ko. Face skin care. So tayo, di ba, mga kababaihan. Face skin care. So number one, importante to, cleansing. Kailangan every night, nag-cleanse tayo ng balat natin. So ang ginagamit natin dyan, number one product natin dyan is yung ating aloe avocado face and body soap. So ito classic bar soap na pwede sa face, pwede siya. Maganda sa face, maganda rin siya sa katawan natin. So very, very economical kasi matagal siya maubos, sa totoo lang. Tried and tested ko na yan. So pwede rin siya sa bata. Suited for all skin types. Meron siyang lemon scent and oils. Mayaman siya sa vitamins A, C, and E. So ang ginagamit nilang ng ingredient dyan, syempre aloe vera at saka yung dark green avocado. So I remember yung avocado, talagang high school ako, pag kumakain kami ng avocado, yung pinakang, kumukuha kami ng manipis na part niyan, yung malapit sa balat, yun yung nilalagay namin sa mukha kasi talagang maganda. So, syempre, alam nga maghanap ka pa ng avocado ngayon, di ba? So, yun, gamitin mo, aloe avocado face and body soap. Okay, so, number two, para mapangalagaan yung ano natin, yung ating skin, aside from cleansing, nag-exfoliate tayo. So, ang pang-exfoliate natin, ayan, favorite ko to, yung ating Forever Aloe Scrub. So, great natural exfoliator. So, pwede mo siyang gamitin 2 to 3 times a week. So, pero ako, sa totoo lang ha, malambot kasi siya sa mukha talaga. So, every day ko yata siyang ginagamit sa mukha, sa katawan. Kasi, ang bango-bango niya pa. Refreshing. Meron talaga siyang refreshing. Mararamdaman mo yun. Ang lamig niya sa mukha. So, hindi siya nakaka-dry. Unlike, pag gumamit ka ng ibang scrub, after mo mag-scrub, dry na. So, how much more pag ginamit mo siya ng everyday? Ito, yun yung talagang kaibahan niya sa ibang product. So, isa sa mga paborito yan. So, meron siyang mga microbeads na hindi nakaka-irritate ng skin. Meron din siyang jojoba. So, ang scrub kasi talagang tinatanggal niya yung mga dead skin cells natin. So, importante yan everyday. Hindi naman everyday. Once or twice a week natin ginagamit. So, ang Forever Aloe Scrub, mayaman sa vitamin C and E. Meron din siyang mga antioxidant properties. So, simple yung paggamit, di ba? Maghilamos ka, then mag-apply ka ng konti lang. And then, i-scrub mo lang sa face mo. Ako kasi circular motion yung ginagawa ko. O pwede rin namang upwards. Okay din yun. So, yan, made of pure inner leaf gel and pure jojoba seed oil bead. So, talagang maganda siya sa balat. Okay? So, after natin mag-exfoliate, syempre, next is face treatment. So, face treatment. So, usually, so, i-ano ko lang, no, emphasize ko lang yung kaibahan nung kapag nagte-treatment ka sa 'di ba ngayon sa panahon ngayon dati kapag nagfe-face treatment tayo papa-facial dumadayo pa tayo sa mga salon sa mga spa pero ngayon usong-uso kasi yung mga DIY at saka mas okay talaga pag DIY 'di ba so compare ko lang yung difference kapag traditional facial versus forever facial so pag traditional number one, una unsafe dahil COVID ngayon bukod doon so forever living, syempre, mas safe. Kasi yung mga ginagamit mo, personal mo lang ginagamit, di ba? Like yung brush, hindi yan ginagamit sa ibang tao. Baka, kasi hindi mo alam, baka mamaya, marami palang skin imperfections o skin damage yung unang gumamit tapos ginamit din sa'yo, di ba? So, may possibility kang mahawa. So, number two, expensive. Totoo yan. Kasi magkano pa facial ngayon? Ewan ko lang ngayon ha. Dati kasi 250. Ewan ko lang ngayon, mas mahal. Di ba? So, sa forever living, ang tagal mong gagamitin yung ating facial, yung ating combination na yun. So, number three, time-consuming. Diba? Totoo yan kasi pagpe-prepare mo pa lang, maliligo ka, medyo maglalagay ka pa ng konting ano sa mukha, ang tagal bago ka makarating ng salon. Tapos, pagdating mo sa salon, pagpila, ang tagal mo pa mag-aantay. And like, pag nasa bahay ka lang, 30 minutes, tapos ka na. Diba? Number four, by appointment. So, sa panahon ngayon, COVID, talagang mahirap lumabas-labas pa. And so number four, DIY tayo. Ikaw na magpe-prepare. Mas maganda nga yung ganun eh. Kasi alam mo yung mga combinations, di ba, na inilalagay sa mukha natin.
Number five, high levels of chemicals. So, totoo yan. Kasi hindi mo alam. Basta, pag nakahiga ka na, di ba, magpapa-facial ka. Pupunta lang yan dun sa tagong area nila. Lalabas, hindi mo alam kung ano yung mixture na pin-repair para sa mukha mo. Di ba? So, tayo, 100% natural. Alam mo kung ano yung mga ingredients na ilalagay sa face mo. So, number six, steam required. So, kung meron ko sa bahay, okay lang. Pero, hindi na kailangan ng mga ganun para sa akin, ha? So, number seven, breaking required. Ayan, to naranasan ko to. Talagang tinutungkab nila yung balat mo. Talagang, kaya ginagamitan ng, ano, ng steam para lumambot yung balat mo para madali nilang mabutas. So, ang epekto nun, binubungkal nila yung balat mo. So, pagtapos niyan, manakin yung mga pores mo, di ba? Kasi, masakit yan eh. Talagang, basta masakit siya. So, sa atin, Forever Facial, hindi na kailangan ng breaking. Okay? Prickling pala. Ah, breaking, tama. So, number eight, heavy massage required. So, minsan, kapag iba yung nag-facial sa'yo, hindi naman lahat ng mga nag-facial magaan yung kamay. Yung iba talagang mga bakla, lalaki pa rin yan, ang bigat ng kamay. Tapos nagpa-prick ka pa. So, humarap ka sa salamin after mo mag-facial sa labas, parang binugbog yung mukha mo. Kasi, syempre, yung nagpa-prick, after niyan, namamaga yung mukha mo, di ba? So, hindi ka masisiyahan. So, yun, panlabas lang yan. After a few weeks, babalik din sa dati yung mga kung ano man yung meron sa mukha mo. And like, pag sa facial natin, talagang makikita mo talaga yung difference. Okay? So, next, ito yung ating face treatment. Yan yung ating aloe mask. So, ang combination ng aloe mask, so, ginagawa natin to, pwede siyang gawin 2 to 3 times a week. So, sa bahay, ito, meron tayong ano, napakasimple lang i-prepare. So, meron tayong small mixing bowl, 1 teaspoon ng ating mask powder, and 1 teaspoon din ng ating aloe activator. So, kapag foamy na siya, yan, pwede mo na siyang i-apply sa mukha mo. So, manipis lang. After 30 minutes, pwede mo nang tanggalin. So, mas okay din yung iba gumagamit sila nung facial paper. So, pag last mo mag-apply, lagay mo na yung facial paper sa ating T-zone. O kung saan yung marami kang, ano, sa baba, yung marami kang whiteheads, blackheads. So, after 30 minutes, pwede mo nang tanggalin. So, nakita ko na yan sa office, nag-demo. Talagang kikilabutan ka kasi talagang natatangay niya yung mga blackheads. Maiitim, mahaba sila na basta, ganun. So, yun, effective talaga siya. Okay, so, next we have, yan yung combination natin, yung ating aloe activator. So, toning, yan yung aloe activator natin, di ba? Yung ating, ginagamit din, good siya as toner and moisturizer. Over 98% pure inner leaf gel. Meron siyang softening and moisturizing properties. Meron siyang allantoin, which is soothing and caring sa balat natin. Mayaman din siya sa vitamin C, which is antioxidant. Yan. So yan, ako, subok ko na yan. Ako, malalaki yung pores ko. Kasi mahilig akong, dati mahilig akong magtiris. Pag meron akong nararamdaman dyan sa mukha, tinitiris ko yan. So, ano laki ng pores ko. Pero, nung gumamit ako ng aloe activator, 1 month lang, talaga makikita mo yung difference. Pinapalit niya talaga yung pores mo. So, great eye compress din siya. So, kung halimbawa, meron kang bigla ang lakad at pagod yung mata mo, so, gumamit ka lang ng bulak, yung flat na bulak, yan. Tatak mo lang doon, tapos i-press mo lang ng konti yan. Maya-maya, fresh looking na yung mata mo. Hindi ka na mukhang bagong gising. So, can be used along with the mask powder, tightening and restructuring. Yan. So, yan yung pampabanat ng mukha natin. Yan yung parang facelift na ginagamit ng company natin na Forever Living. Okay, so next, we have, yan, yung ating mask powder. So, ang ating mask powder, yan ay made of albumen and cornstarch. Yan yung merong tightening and drawing effect. So, yung kaolin, inaabsorb niya yung excess oil sa mukha natin. At yung ating mask powder, designed yan para i-partner lang sa aloe activator. So, hindi advisable na gumamit ka ng ibang toner moisturizer. Okay, so next, meron siyang aloe rejuvenating mask. Mm-hmm. Cleanses and reduces appearance of pores. So yun nga, sinabi ko pa ganina, pinapalit niya yung pores natin. Meron siyang allantoin and chamomile. Soothes and calms sensitive skin. So yan. So yung mga sensitive skin, ito yung perfect product para sa inyo. Okay?
So now, yan, dyan na natapos yung mga products natin. Ang gaganda, no? Yan, so toner. Ayan, so I'm sorry, meron pa pala. Ayan, so number, step 5, after nating syempre magpa-facial, imo-moisturize natin yung ating face. So ang mga ginagamit natin, ayan, ito, nasubukan ko na rin to, kung gusto mo talaga, aloe vera jelly. Kung gusto mo lang, kutis mayaman, perfect ng aloe vera jelly. Tapos meron, syempre, mayaman siya sa vitamins A, C, and E. Pre and post sun care kung wala kang sunscreen. Good moisturizer. Can be used as an overnight mask. So mag-apply ka ng manipis lang. So overnight na yun. Absorbs quickly, thick and translucent gel. Identical to aloe vera's inner leaf gel. So suits and moisturizes and conditions your skin. So typically effective for minor burns. So, di ba, multi-purpose pa siya. Magagamit mo siya sa minor burns, acne, athlete's foot, eczema, psoriasis. So, apply on damp face. So, halimbawa, yung naghilamos ka, yung medyo basa-basa pa yung mukha natin, dun siya magandang i-apply. So, nasubukan ko na yung product na yan. Napakaganda talaga. So, next, we have the Aloe Propolis Cream. Ayan. So, apart from the pure inner leaf gel, its active ingredient is propolis. So, mayaman to sa vitamins A, E, and C, which nourishes and moisturizes our skin. Meron din yan sa aloe propolis cream. So, meron siyang propolis. It's smooth. Nakakalambot siya ng, nakakalambot siya ng balat. Diba? Pinapantay niyo yung skin tone mo. Mas maganda yung texture ng balat mo. Natural antibiotic, antifungal, and antiseptic properties. So, maganda siya pag meron ka mga skin irritations, yung mga complex skin problems. So, yun yung perfect para dyan. Okay? So, next. Ayan. So, sabi nga, doon na, yun yung mga products natin, which are, I highly recommend talaga. Kasi talaga, ako mismo, nasubukan ko yun. Actually, bago ko naging distributor ng Forever, product user din muna ako. At talaga nasubukan ko, makikita mo talaga yung malaking difference. Okay, so sabi nga, beauty starts with a clear skin and clear skin starts with Forever. So, kung tayo mo, di ba, mahilig tayo mag-invest, alahas, di ba, number one, mga gamit, damit, di ba? So, para sa akin ha, I highly suggest na mag-invest din tayo para sa skin natin. Kasi ang balat natin, nag-iisa lang yan eh. Wala naman tayo, kapag nusugatan ka o natanggalan ka ng balat, hindi tayo nakakabili ng balat, di ba? Pwede yan, kukuha sa pigiin natin, tatapag sa kung saan. Pero yun nga, yan yung ano natin eh. Yun nga, first line of defense, sabi ko nga kanina. So, kailangan pangalagaan talaga natin yung skin natin. So, huwag mo pang hinayaan. Mahalang ganito, mahalang ganyan. Pero pag mahalang makeup, binibili mo, delikado sa mukha mo yun, di ba? Pero kapag pampaganda ng skin mo, hindi mo masyadong iniintindi, di ba? Okay, so, dun po natatapos yung aking presentation. Thank you very much, and I hope you learned a lot. Okay. Good evening, everyone. So, I'm Jennifer Patricio, and I am Forever. Thank you. All right. Ang galing. Thank you very much, Jen, for sharing your talent, sharing your knowledge sa aming ngayong gabi. And I'm sure yung mga nakinig sa atin, madami pong natutunan. And I hope yung natutunan natin this evening, it will not only stay sa ating sa ating utak. Kailangan ito gamitin natin at i-share natin para marami pang maka-benefit ng ating mga products. Ayun. So, before we end, I would suggest mag-picture tayo for remembrance natin dito sa ating skincare training, at marami pa tayong gagawin na skincare training with Jen. Napakaganda. Dami naming natutunan. I hope natutunan kayo. Okay, if you can open your camera. Ayan, si Ma'am Jen. Din, no? Ma'am Jen, kamusta po? Sa Nueva Ecija? Ayan. Open your camera lang if you're able to open it. Ayan, si Ate Carol. Ayan. Ganda din. No? Gandang Forever yung mga yan. Ayan. Okay, open po natin. Ayan. Si Sir Aide kaya makaka-open. Kaya-kaya. Si Jeng. Power Jeng, ikaw yung mag-open. Yan. O, ngiti tayo ha. 1, 2, 3. Isa pa. Teka lang.
Control command. Yan na. 1, 2, 3. Yan. Isa pa. Ayun. Okay. Sige. Thank you very much po, Ma'am Jen. Good to see you. Thank you din, Adeline. Thank you so much. Salamat Jen, ha. Thank you. Ang dami namin natutunan. Salamat po and have a good night. Bukas po, business presentation, alas 8, international. So, English yun. You can invite global people from outside the Philippines. Saka yung mga Filipino, I'm sure marunong naman sila mag-English po. Thank you very much. 8:30 po ng gabi. Bukas na tayo. Thank you.